para i-review itong hawak kong rifle na iniram natin sa isang kaibigan. Ito ay yung ANC 806 M4 Nobiski NSR 11-inch AAG. So, pisan natin dito. Ito yung kanyang suppressor, loudener. Comes with this front sight, portable front sight and rear sight. With this 300 round magazine. Itong baterya niya 9.6 volt battery stack, stock battery. So nilagay natin dito sa labas dahil hindi magkasya sa loob ng battery port dito, maliit masyado. So nilagyan natin ng pouch saka magandang nilagyan natin dito para madaling magpalit ng battery just in case na malupat. Okay, so inattach na natin itong lens protector with the red dot and green dot. Okay, ano pa? Okay, so the markings. So, napakaganda ng kanyang markings, engraved stoner markings. Naka-engrave po yung markings niya kahit na dito sa may selector switch, the shift, the fire and the full auto. Ganun din dito sa kabila. The Nobiski markings. Okay, so ito po ay hindi pala siya electric blowback. Dito yung kanyang hop up. Okay. So ngayon po ay kukunin natin yung kanyang FPS. Meron na po siyang 20 gram bibis sa loob. Para makita po natin kung gaano ko siya kalakas. Single okay. So the maximum is 432.9. The minimum is 415.2 FPS. So the average is 425 FPS. So yan po ang lakas nya using 0.20 gram BBs.
lang dyan po muna ang ating pong review ito sa ating refer na ito, the ANC 806 Inforno Bisky NSR 11 inch AEG refer po natin na hiniram po natin mula sa isa po ng nating kasama sa airsoft. So susunod po na gagawin natin dito ay kukunin natin yung kanyang accuracy po niya, performance po niya with regard sa accuracy sa susunod na mga araw. So, mga ka-airsoft, muli tayong nagbabalik para i-review isa pang rifle itong hawak ko ngayon. Ito yung ANC 807 Nobisky NSR 13.5 inch AG rifle. So ang kulay po nito ay chromotan. Okay, so ito po ay sa akin, nilagyan ko na lang po siya ng ito, tactical light. Itong whistling binagdag po natin. So makita po ninyo, wala po siyang paglagyan ng cube whistling. Nirinidyo ko na lamang po. Nilagyan ko din ng sand clip. Nilagyan ko rin ng tabitan ng camera. Ito po natin na attach yung ating hindi lens protector, scope, yung tinatid po natin. And then, nilagyan din po natin ng battery, 2 pouch na battery, para malagyan natin ng 2 battery just in case malubat. Madali natin siyang palitan. Ngayon, puntan naman natin itong itong 807 rifle na ito, yung aking nabili. So, comes with this suppressor, yung foldable back sight. Yung rear sight po niya, tinanggal ko na. Adjustable po yung kanyang butt, pero hindi po natin siya ma-adjust mabuti dahil mababanat po yung cord dito. Ganyan lang po ang pag-adjust natin. Okay, so the engraved markings, ikita po ninyo. Hindi lang po siya basta pininta. Naka-engrave po yung markings niya, even here sa selector switch natin, the shift, the single and the full auto. So napakaganda rin ng kanyang para selector switch. And dito sa kabila, yan, hindi po katulad ng 806. Kahit sa kabila mayroong markings. Okay, hindi rin po siya electric blowback. Of course, just like any other rifle. Andito rin yung kanyang hop-up. Gamit ko na po ito twice sa aming paglalaro. So now, kunin po natin yung kanyang FPS using 0.20 gram bilis. So anyway, ito pala yung kanyang kasamang mag, 300 round mags. So camouflage green din po siya. So, yung kanya palang gearbox ay 8mm quick change spring gearbox. Okay, so
kunin natin yung FPS niya using single mode. Okay, so the maximum is 451.9 FPS, 432.9 FPS yung minimum. So the average FPS is 440.2. So okay po siya, napakalakas po niya. Hindi pa po upgraded yan, ano po. Yun lang mga attachment po yung ginawa nating modification sa baril. Pero hindi pa nagagalaw yung gearbox niya. Hindi pa po siya na-upgrade. Okay. Medyo may kabigatan po. So ngayon ay didemo pala natin yung kanyang auto mode. Ayan, para makita din po ninyo yung kanyang auto mode. Kakalakas po niya. Okay po, so ito po yung ating second rifle na review po natin, and for the accuracy test gagawin po natin sa mga susunod na araw para makita po ninyo kung gaano po yung kanyang performance when it comes to accuracy. Napaka accurate din po niya. Pwede po siya sa apps, ano po, sa Airsoft Practical Shooting. Nagamit ko na rin po ito at napaka accurate po din niya. Okay. So ito po yung ating third rifle na i-review. For this YouTube video. So ito po yung from ENC ulit, ENC 836 M4 wire cutter. Ito po yung tinatawag nila, isa sa tinatawag nilang wire cutter. So wire cutter B, 13.5 inch AEG rifle po natin. So bago po natin i-review yung rifle, pakita ko lang po yung mga attachment na ginawa po natin dito sa rifle. Nilagyan natin ng reel dito for the 2D sling kasi wala po siyang paglagyan ng 2D sling dito. So in-attach ko po yan para may kabit po itong sling. And ito rin sa ating front grip. Ito po, nabili ko po ito sa Lazada. And then the scope. Na-touch po natin para po sa mga gamit natin sa ating paglalaro. Ito po ordinary red dot lang ito. Anyway, nilagay ko po ito to protect the scope. Mayroon din siyang ilaw kaya lang hindi po siya adjustable. Hindi po na-adjust. So, nilagay lang natin to protect the scope po natin. The lens of the scope. And then,
Katulad ng iba po nating raffle, nilagyan po natin ng hubs dito para po dito natin ilagay yung mga battery for a share na pagpapalik. Ito po pala yung kanyang stock battery. It's like the first two. Ganito na po yung mga battery na binibigay nila. Stock battery, 9.6 volt, 1,100 mAh. Saka itong nilagay po natin dito sa grip niya, itong ating grip dito, guma. So itong rifle na to comes with this front sight, foldable front sight. Halos pare-parehas yung kanyang front sight, yung naunang dalawa, ganito rin. And then the rear sight po niya, may adjust din siya. But because of the scope, hindi na natin siya magamit. So, pinag na lang natin siya dyan. Okay, so, ganda rin yung kanyang markings. Kung papansinin ninyo, engraved po yung kanyang markings. So, ang nakalagay dito is War Sport. Yun dito. Yun sa kabila. Yung markings po niya ay engraved. Hindi rin po pa, hindi rin po ito electric blowback. Like the other ripples, dito rin po yung half up. So adjust the trajectory of our babies para maganda ang kanyang paglipad ng babies natin. Pag pinindot mo to, lalakpo dito yung kanyang na may dust cover. Okay. So full metal din po siya. So napakabigat, may kabigatan din. Ngayon, kunin ulit natin yung kanyang FPS using the stock magazine, 300 round magazine. So may bala na rin po ito, 20 gram BBs. So, i-spiral po natin. We'll get the FPS using single shot. Okay, so the maximum is 451.9, minimum is 432.9. And so the average is 445.4 FPS. So napakalakas din po niya.
Okay, so mag-auto demo po tayo. Papayag po natin siya using phone auto. So this is the ANC 8364. Okay, for our fourth rifle, this is the Poseidon Punisher 6. Okay, so what I can say about this rifle is this is powered by electric. So may chips po siya sa loob. But before that, ito din po, ito po yung mga attachment lang na nilagay ko. Yung ordinary tactical light. And the front grip. And the lens protector, itong scope. Of course, itong sling. And then, nilagyan ko rin siya ng single pouch dito for extra battery compartment. And then this mag, hindi po yung ito yung kanyang original mag, ito po. Hindi po siya dikuspos. Spring po siya, 180 rounds. Ito po ang kanyang stock mag. Sometimes pumapalya yung kanyang mag, kaya hindi ko po siya ginagamit. So ito po ang ginagamit ko, yung Dikoskos 300 round mag. So ang kasama po niya dito, ang nabili ko to, itong front grip, and then the rear, ay front grip, front side, and then the rear side. Di, yung kanina, yung mag. Hindi po kasama ang battery. Wala po siyang battery and charger. So, titingnan natin yung markings. Hindi po siya naka-engrave maliban dito sa may fire selector switch, the shift. Shift mode, the semi, and then the full auto. Polymer lang po itong kanyang fire selector switch. So yan po yung mga markings niya. May nakalagay dito na no mercy when Poseidon strikes. And then the logo of Poseidon. Then over here, the may logo ng Punisher. Okay. So mayroon po siyang 3 modes dito sa kanyang fire selector switch. So una, you pull the trigger for a long time, about 3 or 5 seconds. Yun. And then punta mo sa semi for the first mode. Reverse mode po kung lalabas.
to cancel the course mode. Ibalik mo lang sa safety. And then pag binalik mo sa semi, single ulit po siya, single mode. Okay, ulitin po natin for the reverse mode. Pull the trigger for 3 to 5 seconds. Mararamdaman mo na may magkiklik sa loob. And then lagay sa semi reverse mode. Yung full auto, naka full auto pa rin. And then to cancel the first mode, the reverse mode, lagay mo sa safe. Kakansil yung reverse mode. Then you pull the trigger for 2 times. Pull the trigger 2 times. 1, 2. That means you change the sensitivity of the trigger. So, mas mahaba na po yung kanyang sa pagkalabit natin. Yun yung second mode. Ulitin po natin. 2 beses. 1, 2. So, you change the sensitivity of the trigger. To cancel the second mode, balik sa safety. And then for the third mode, pull the trigger 3 times. 1, 2, 3. And then ilagay sa semi yung fire selector switch natin. Watch kung ano po ang mangyayari. Okay, kulang. So, ulitin po natin. 1, 2, 3. Okay, kita po na nyo. Pag tinalabit mo, hindi po siya pumuputok. Puputok po siya after 3 seconds. Ang sabi ng Poseidon, that is for sniping time or sniping mode. So aim for the target, pull the trigger. Kung hindi mo pa isa-shot, bitawan yung trigger. And then kung ready na, 1, 2, 3. Doon lang po siya puputok after 3 seconds. Ulitin natin. 1, 2, 3. Cancel the third mode. Ibalik po ulit sa safe mode. And then semi, single shot ulit. Okay, so yan po yung modes ng firing mode ng ating Poseidon 6. At alam ko ganun din yung ibang unit ng Poseidon, Punisher 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is the last unit ng Poseidon, Punisher 6. Okay, so now, check po natin yung kanyang FPS. So, yan lang po masasabi ko doon sa performance itong panoorin nyo na lang po yung ibang video nito sa mas magagaling na YouTuber natin. Kunin po natin yung kanyang FPS using 20 gram babies.
Okay, so the maximum is 410. The minimum is 399.1. And so the average is 406.7 FPS. So katantaman lang po yung kanyang lakas. For the accuracy performance of this rifle, so some other day po gagawan ko po siya ng accuracy test. Sub ang auto demo before we end. For our last review, this is our fifth rifle. Okay, so this is called the AEPS ESR 121 Golden Dragon, o tinatawag din po nila itong si Iron Man. Kasi kung papansinin po ninyo yung kulay niya, kasing kulay po niya si Iron Man. Ito. So, una po yung mga kinabit po natin. Ito, ating vertical light, the grip, the sling, and then naglagay po tayo dito ng red dot to protect our scope. Nilagyan ko po siya ng ganito dito kasi po yung port ng battery niya ay napakaliit. Kung malaki yung battery, hindi po magkasya sa loob, so ginawan ko po siya ng paraan para yung battery na ilagay natin sa labas, and then mailawit po natin sa labas yung dugtungan ng battery, yung cord, yung Tamiya. So, minodify ko po siya. Ilagyan ko po siya dito ng cover. Okay po. So, ang kasama po niya, itong suppressor natin. And then, ito po ang kakaiba dito, yung kanyang front sight and rear sight ay dito po sa side. Ito po nila nilagay. Pero hindi ko po siya para sa akin. Hindi po ito sa akin, yung masa side yung kanyang side. So, naglagay na lang po ako ng scope. Mayroon din pong lalagyan dito ng UD sling. Pero I prefer to put the UD sling dito. Instead na dito natin ilagay. So, ito po yung kasama niya. And then the mag, 300 round mags. Ito po yung kanyang stock na battery. So, for the markings, okay, from e-bike tech. And then the ang engrave po dito yung kanyang sapphire fire selector switch, yung safe, yung semi, and saka yung sa auto. And then napakaganda din ng kanyang fire selector switch, very very crispy yan, tumutunog. For the hop up, okay.
ito rin yung kanyang hop up, just like with the other ripples. So ito po ay electric blowback. So i-dry fire po natin muna for the electric blowback para makita ninyo. Malakas po siya. Nag-blowback. Now, kunin po natin yung kanyang FPS using 20 gram BBs. Umabot po siya ng 393.9 for the maximum FPS, minimum is 384, and the average is 386.4. So, among the 5 ripples, so ito po yung pinaka, di naman masyadong mahina, pero pinaka mahina sa kanila, pero ayos pa rin yan. Dahil blowback siya. Okay. So, naporma po siya. Hindi po siya masyadong mabigat dahil kikita ninyo maraming butas. Maraming nabawas na bakal. Even dito sa kanyang nalagyan ng mag. So, may butas din. So, magaan po siya. Hindi ka po mabibigatan pag kayo ay naglalaro. Okay po. So, yun po yung ating reviews na ginawa. So sana nakapagbigay po ako ng idea sa inyo sa mga rifles na ni-review natin ngayon. So hanggang dyan lang po yung kaya kong masabi sa mga rifles na nabanggit. Gagawan natin itong limang ito ng accuracy test sa mga susunod na araw. At i-upload ulit po natin dito sa ating YouTube channel. So, please continue supporting my YouTube channel para po makagawa pa tayo ng iba pang mga reviews na katulad ng ating ginawa ngayon. So thank you ulit po for watching.